Welcome back mga kabayan sa FW Today News Channel. Nung mga nakaraang video natin mga kabayan ay ni-upload natin yung update at na-monitor natin ang iba't ibang advisory at preventive and precautionary measure ng Saudi Arabia at ng iba't ibang bansa na tinalakay natin sa last nating na video. Ngayon naman mga kabayan, sa video na ito ay balik muna tayo sa Pinas. Alam naman natin na ang coronavirus ay sobra ng lala at lalo pang lumalala, kaya naideklara na nga itong pandemic ng World Health Organization. At sa atin naman, sa bansa natin mga kabayan, ay nagkaroon na nga ng, anong una, nagkaroon muna ng Manila Community Quarantine. Kahapon, nagdeklara na nga ang ating Pangulong Rodrigo Duterte ng Luzon Community Quarantine or Extend Quarantine. Kung saan mga kabayan, dahil ito ay isang hakbang ng ating bansa, para mas lalong hindi na mas lalong lumala at hindi na mas lalong mag-spread pa yung virus sa ating bansa. Alam naman natin kabayan na ang virus ay walang pinipili, maging mahirap man, mayaman, artista, senador, or anumang tao na may katungkulan sa gobyerno ay hindi makakaligtas sa virus kapag tinamaan talaga, pag mahina na yung resistensya nila. Ngayon kabayan ay ihatid ko sa inyo yung mga sikat na tao na tinamaan ng coronavirus. Isa sa mga sikat na artista na tinamaan ng COVID-19 ay si Christopher De Leon. Ayon sa kanyang Twitter, sa kanyang tweet ay binahagi niya doon na siya ay positive carrier ng COVID-19. Baka siya kasi ayon sa kanya, nagtataka siya dahil hindi naman siya nag-abroad, hindi naman siya pumunta sa ibang bansa at hindi naman siya nakikipagsalamuha or naalala na nakipag-contact sa may mga virus or nakipag-socialize doon sa mga sa iba. Pero sabi nga niya, yung trabaho kasi niya, siyempre maraming tao nakakasalamuha talaga doon. Maraming tao yung maraming mga tao nakapaligid sa iyo. Siyempre hindi mo akalain na yung tao na yun ay mayroong coronavirus na. narito kabayan ang kanyang pahayag sa kanyang Twitter. So ayun na nga kabayan, yun ang kanyang tweet. Sana nabasa nyo at naintindihan nyo. Ang sunod kabayan ay si Senator Mig Zubiri. Base sa kanya Facebook post, ito na ipa-flash ko sa screen. Kabayan, nabasa nyo na yung pahayag ni Senator Mig Zubiri. Hindi siya sikat mga kabayan, pero yung mga pero isa siya sa mga nagsisilbi as a frontliner at official ng Department of Health rather ay confirmed din na tinamaan ng COVID-19. So ito ang pahayag ng Department of Health ayon sa opisyal nila na natamaan ng COVID-19. So ayun na nga mga kabayan, mga artista at sikat
mga sikat na artista at mga officials natin sa gobyerno na tamaan ng COVID-19. Sabi ko nga kanina mga kabayan, walang mayaman, walang mahirap, walang bata, walang matanda pag tinamaan ka ng virus. Kaya paalala na nga guys ng Department of Health natin sa Pilipinas na stay safe palagi at stay home na lang. Kung wala naman talagang gagawin sa labas, stay na lang sa bahay at huwag na kong gumala pa. Kaya nga guys, sumunod lang muna tayo sa prevention and precautionary measure ng ating gobyerno. Huwag na po tayong sumuway pa kasi iniisip din nila yung katayuan natin. Sana intindihin natin sila para hindi na nga mas lalo pang kumalat yung virus. Gustuhan nyo ang video na ito at kung hindi ka pa subscriber sa aking YouTube channel ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe, like, comment, and subscribe at i-bell mo na rin ang notification bell natin para ma-notify ka at ma-update ka sa anumang mga video na ilalabas natin about sa coronavirus. So, mga kabayan, stay safe po at stay at home at palagi pong magdasal. Yan lang po ang matibay na magiging sandata natin panlaban sa virus. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito lang guys muna. See you sa next video.